Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang dalawang mahalagang kagalingan. Marahil po isa sa ating paboritong kwento sa Rantipan, Old Testament, ay nangyari po kay Naaman. Ayon po sa ikalawang mga hari, Kapitulo 5, siya po ay isang pinuno na hukbo ng Syria, ngunit siya po ay may sakit, siya po ay may ketong. Kasi wala po, hindi po siya naniwala sa sinabi ni Propetang Elisha na lumubog ng 7 beses sa ilog Jordan upang siya po ay gumaling sa kanyang ketong. Ngunit siya ay nakumbinsi ng kanyang mga lingkod, kaya siya po ay lublob doon. At pagkalulob ng 7 beses, ayon po sinabi ni Elisha, siya po ay gumaling sa kanyang ketong. Kuminis ang kanyang balat na parang kutis bata. At maganda po reaksyon po ni Naaman, ayon po sa verse 15, naniwala siya na walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng Israel. At sinabi niya rin po sa verse 17, na hindi na siya mag-aalay ng handog na usunugin na sinumang Diyos maliban po kay Yahweh, ang tunay na Diyos. At ayon po sa verse 18, siya po humingi ng tawad kung siya po ay luluhod sa templo ni Rimon, sa kung Diyos-Diyosan, dahil siya po ay sinasamang lumuhod ng hari ng Syria. Kumikita mamaya dito, mapansin natin na una-una po, siya po ay pinagaling ng Diyos. Ngunit, ang kanya pong physical na pagkapagaling ay nagkaroon ng bunga sa kanyang spiritual na kalagayan. Siya po ay nampalataya sa tunay na Diyos. At nagsikap siya na ang Diyos lamang na tunay ang kanyang asambahin. Kaya mamaya kung tayo po ay pinagaling ng Diyos, anumang karamdaman, lalo na po sa ating halimbawang pagkasakit ng COVID-19 pandemic, kayo po ay nagkaroon ng COVID, siya po ay gumaling, o anumang klaseng karamdaman na kayo po ay pinagaling, nawa po ating pagkapagaling na physical ay nagpalakas din sa ating buhay espiritual. Lalo na po, sana tayong napalapit sa Diyos. Dahil po rin naaman, ating pong kilalaing higit na ang Diyos sa Biblia ay ang tanging Diyos ng ating buhay. Nawa po lang natin italaga ating sarili para sa higit pang pagsunod at paglilingkod po sa ating Panginoon. Noon po si naaman, nawa tayo naman ngayon. Maraming salamat po.